We will highly recommend that we embark on a people's initiative. We can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the constitution. Mabuti sana kung bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap na. Kalukuhan niyang putang ina. Mag-isip-isip muna kayo. Tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. At ilabas mo yung mga prueba. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the constitution. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, kung magkaletse-letse yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung congress. Tingin mo na yung budol-budol galing sa Davao. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, mukhang pera kayo lahat. To cure this impasse, so to speak, on how we vote. At binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Ut. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Vis-a-vis how we procedurally amend the same, and that's either we vote jointly or separately, we'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, parliament, ambisyon yan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualde. Bongbong, bangag yan. Na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo.